Isang taon ang lumipas matapos pumanaw sa isang helicopter crash sa California si Kobe Bryant, kanyang anak na si Gianna at pitong iba pa. Pero buhay na buhay pa rin ang alaala niya sa buong mundo, kasama ang court na ito sa Valenzuela na tinawag na House of Kobe sa mga naglalakihang Kobe Bryant murals. Number 8 at number 24 jerseys, maging handrails hagdan na snakeskin ang disenyo, at ang tattoo ni Black Mamba sa gitna ng hardcore. Kaninang umaga, nag-groundbreaking naman ang multipurpose hall na tatawaging Gianna's Cradle at inaasahang matatapos sa loob ng isang taon. Pero yun yung pinaka-tano niya, pinaka-touch niya in memory of Gianna. And yung isang kabataan na maaga lang kinuha pero yung dreams niya papunta na ron. Nagtaas rin ang champ banner para kay Kobe at in-unveil ang Mamba marker sa bungad ng facility. Sa ganitong paraan, naipapakita ng mga Kobe fans ang pananatiling buhay sa kanilang mga alaala ng kanilang idolo. Bukas ang House of Kobe sa mga nais bumisita at mag-picture taking simula ngayong araw hanggang sa susunod na linggo. Pero bawal munang maglaro habang nasa ilalim pa rin ang quarantine. Inanunsyo naman ng Samang Basketball ng Pilipinas na hindi tuloy ang hosting ng Pilipinas sa huling stage ng FIBA Asia Cup qualifiers sa susunod na buwan. Dahil ito sa travel ban na ipinatutupad ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Tuloy-tuloy lang daw ang pakikipag-usap ng SBP sa FIBA para maghanap ng mga posibleng solusyon. Wala pang anunsyo kung saan gaganapin ang mga susunod na laro. Winelcome ng Smart ang Pinay professional golfer na si Bianca Pagdanganan bilang pinakabagong ambassador na sumasabuhay sa Passion with Purpose at pag-represent sa world stage sa pamamagitan ng kanyang passion para sa golf. Bilang ambassador ng Smart, nais ring maka-inspire ni Bianca ng mga kababaihan at mga bata na maingganyong maglaro ng golf na siya raw nakapagbukas ng maraming oportunidad para sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Lynn Olivario, News 5.